What's up sa inyo mga katol? Ayun, kamusta na kayo? Ayusin na natin to, maugay. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go. So ayun, kamusta na kayo? Ako, ito okay lang ako. Bago po ko simulan to, so like kwento sa inyo na last week galing ako ng Boracay, no? Dapat may vlog na akong ilalabas netong linggo na ito. Anong date ba ngayon? Bahala na kung anong date ngayon, no? 27 ata. March 27 ngayon. Hindi ko alam kung kailan ba. Dapat last week pa. Etong linggo to na i-upload ko na yung video ko galing vlog ko galing Boracay. Dahil nga wala pa din kwenta yung vlog ko ngayon. Hindi lang sa walang kwenta, no. In-enjoy ko lang yung moment doon. Kaya hindi ako nakagawa ng video, hindi ako nakakuha ng mga gandang views. Dahil nga hindi rin kami nakagala ng maayos dahil sa pinsan ko na medyo nagkaroon kami ng hindi naman aksidente. Hindi naman ganung grabe yung nangyari sa kanya. Natusok siya nung patawag doon sa animal na yun. Si Urchin, na sobrang daming panusok pala nun. Grabe yung nangyari sa panampisan ko. Pero pagaling na siya, okay na siya. Yun. May kwento ko lang. Naglilinis ako dito sa taas namin. Hindi kasi ako masyadong umaakit dito eh. May nahalungkat ako. Eto, nandito siya. Kokonti lang to. Pero, memorable. Ewan ko. Pag na... magagalit yung girlfriend ko pag napanood niya to. Pero, pakita natin. Nakakita ko yung dati kong mga cellphone. Ayan. Ito, China phone lang to eh. Bata pa ako nito. Ito, Nokia. Wala siyang, parang silang walang battery, no. Ito yung mga dating cellphone ko. Kamusta na kayo? Buhay pa kayo? Hindi ko alam kung gumagana pa to. Ito. Ito yung ID ko. Ayan. Kung papansin nyo yung pagmumukha ko dyan, no. Ito ako nung high school ako. Second year, high school. Third year, section 14, sa Felix. Ano pa ba yung mga nahanap ko dito? So ito yung mga laminated na anime. Slam Dunk na syempre idol ko to. Na cartoons. Paborito kong cartoons to nung bata ako. Anime pala. Wala lang, shinar ko lang. So ito yung wallet ko dati. Ewan ko kung may laman. Pasensya na kayo kung walang kwenta to, ha. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga memorable na gamit ko nun. So, ito, kwento ko muna sa inyo to. Kung saan galing to. Sa pinsan ko to, siya yung nagbibigay sa akin ito. Sobrang supportive niya sa akin dito. Salamat sa'yo. Itong wallet na to, napulot ko lang to nung high school ako eh. May laman pa nga itong 200 yung napulot ko to. May pangalan pa nga eh. So, sa pangalan niya, hindi ko na alam kung may... kung sino-sino yung mga nakasulat dyan. Kasi ito ata yung may-ari ng wallet. Tapos mga kaibigan niya ata yung nandyan o mga naging girlfriend niya, no. Eto. Ito na naman. ID ko nung second year high school ako sa Felix. Tingnan yung pagmumuha ko dyan, no. Wala kasing focus ng cellphone ko ito eh. Yan. Ito niya. Mukhang tanga, diba? Pero napakasaya na itong araw na to nung... itong ID na to. Ito yung pinaka-solid na year sa akin, para sa akin, nung high school ako. Mabilis lang tong paliwan o vlog na to dahil nga 1 gig na lang yung memory card ko. So ito, drawing pa sa akin na pisan ko si Anna Michi. Ito pa yung pangalan ko. No? Sobrang tagal na nito. First year high school pa ako na to. Sobrang iningatan ko. So, ito, ang dami nating nakita. Ito yung mga, ewan ko saan ko nakita to. Ito, bigay sa akin ng pinsan ko. Mga love letter ata to ng ex ko. So, simulan natin magbasa. So, ito. Itong daon na to, may nagbigay pa sa akin ito nung high school ako. Yan. May nagbigay sa akin ito. Tinago ko, ah. Sobrang ano ko eh. Anong bang tawag sa mga tao nagtatabi ng basura? So, ito, hindi to syempre basura.
may nagbigay sa akin ito na hindi ko alam, ex ko ata. So, pinaalagaan ko to kasi sobrang ano ito, memorable na binigay niya sa akin. May speech pa siya nung binigay niya sa akin to. Kung nasaan ka man, ingat ka lagi. Yun. Hindi ako bitter sa'yo ah. Bitter kasi ako sa mga ex ko. Hindi naman ako gwapo. Ito yung present ko, tingnan niyo. Trackers, diba? Ito yung nagbibigay sa akin ng mga laminate eh. Pati yung picture niya, nilaminate niya na. So, ayun. Ito, isang sulat na to. Sayang nyo. Kayo na magbasa. Diba? Ang ikli, pero tinago ko. Ewan ko sino. Risa daw ang pangalan niya. Maram. May mga Risa kasi ako naging ex. Pare-pare sila pangalan. So, ito yung mga Jejimon's Day, you know? Yung mga... Tignan nyo naman yung mga sulat. Tignan nyo. Padje. Since 2010 at 2005 ata naging Jejimon na yung mga tao, no? Tignan nyo yung mga sulat nila. Basahin ko ba? Konti lang babasahin kong mga sulat, ha? Sana maging masaya kayo. Keo. Keo, ha? Ayun, no? Keo. Oh. K-E-O. Keo ni Risa. Dudlak. What's up, man? Anong dudlak? Dudlak na lang sa relationship. Ayaw ko lang basahin, no? Ayaw kong basahin. Naiirita ako. Pakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga laman. Kayo na lang bahala. I-post nyo. I-post nyo. Sabay basahin nyo na lang, no? Ito pa. Sobrang haba ng ano. Hindi pa uso yung ano, ha? Cellphone. Hindi pa uso. Uso na pala cellphone. Pero hindi pa uso Facebook na to. Friendster pa lang. Pero syempre, sa sulat pa rin nila dinadaan yung mga mensahe nila para sa mga nagiging boyfriend nila. So, basta, ayun, nakita ko yung picture ng mga ex ko, no? Pakita ko lang sa inyo yung iba. Ito. 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 Pakita natin yung mga ex ko. Siya pa din. Siya pa din. Ayan. Sila lang yung papa. Ito. One by one picture ng ex ko. Ayan. Yan. Ewan. Ayoko nga, di ko nga dapat ito pinapakita sa inyo, no? Pero sige, okay lang naman na ipakita. Hindi naman siguro ako makakasuhan ng mga yan. Pati lyrics ka ng kanta, binibigyan ako. Oh. Kalya lilipasan. Ito pa. Sobrang tagal na itong picture na to. Yan. Kaya kayo, yung mga tinatabi nyo dyan, huwag nyo itatapon yan kasi ano yan, balang araw matatawa na lang kayo o may isip nyo yung dati na uy, ganito pala dati yung buhay ko, ito pala yung mga dati yung nakarelasyon ko. Kaya ano, ingatan nyo, kahit bitter kayo sa kanila, huwag nyo itatapon tulad na ito. Ito lang ata yung isa sa mga nagustuhan kong sulat, yun. Ito yung sa isa sa mga nagustuhan ko. Yan. Si Karen, siya yung ex ko dito. So, sobrang dami. Kumakita niyo, sobrang dami niyan. Sobrang dami sulat na yan. Hindi ko na kayang basahin isa-isa. Pero alam ko meron ako ditong ano eh. Meron akong naging secret admirer, di ba? Tang ina mo kaya nagka-secret admirer pa, buisit. So, hindi ko na patatagalin yung video, no? So, ito pa. Yun. See? Si Risa, yung pinaka dati pala, siya yung pinakamatagal ko nakarelasyon, no? 1 year and 3 months ata kami. Nung bata pa ako. February 3, 2008. Sobrang tagal na. May oras pa. Sunday, 10:30 p.m. Ayoko basahin sa inyo. Second anniversary pala namin to. Bagay. Masaya naman kasi sipin nyo kahit ganito yung pagmumukha ko, no? Sobrang daming nagkagusto sa akin nung araw. Sipin nyo yung mukha na yan. Yan, tignan nyo yung mukha ko dyan. Mukha akong bangkayo, diba? Sobrang payat ko nun, tapos sobrang pangit ko, pero marami pa rin nagkagusto. Hindi naman yan sa mukha eh. Diba? Hindi ka magkakaroon ng love life dahil lang sa pagmumukha mo.
dahil yan sa ano, respeto, pagmamahal mo sa isang tao, di ba? Nagiging siya, ano bang tawag sa akin? Basta yun na yun. So, eto. Si Risa po, siya yung pinaka sa mga ex ko, ha. Baby, huwag ka magalit sa akin. Ano lang to, vlog lang to. Content lang. So, yun. Si Risa yung nagbigay sa akin ito. May mga dating pa nakalagay dyan, natanggal na eh. So, ayan yung sulat niya, sobrang haba. Ewan ko ba't ginawa niya akong ano dito, ba't may foil dito. Hindi po ako addict, ha. Mukha lang. Tapos, silver din yung ginamit niyang pansulat. Ito, basahin natin to. English, ha. It has taken us a while to get where we are. Now, I'm so glad we're stuck together no matter what. No matter what I do. Sobrang sweet niya dito. Bitter ako pero ano ah, hindi naman ako sobrang samang tao para hindi ko irespeto yung mga ginawa nila. Sobrang dami sulat. Yan, love letter. Ewan ko, sobrang tinatago ko eh. Tinatago ko lahat. Eh alam ko nga tinapon na to eh. Pero swerte pa rin nila dahil nandito pa rin sila. Dahil hanggang ngayon hindi ko tatapon to. So ayun, magbasa pa tayo ng konti. Basahin natin yung konti. Alam ko, napin natin yung secret admirer ko dito. Kasi yung pinaka nakakatuwa eh. Alam niyo yung sa buong buhay ko, no? Yun lang yung naging secret admirer ko. Teka lang, may nakita ako mga katol. Puta, ginawang test paper, ginawa ako ano, mag-i-exam. Ito yung sulat ng ex ko na ano, na hiniwalayan ako dahil sa pamilya niya, no? Dahil nga, pag nalaman na may boyfriend, bawal pa siya mag-boyfriend nun. Pag nalaman, dadaling siya sa probinsya nila, no? So, pumayag naman ako kasi hindi naman ako sakit na tao. Ito yung karugtong nun. Ay, hindi pala. Kay Risa din to. May date to, syempre. Burado. Wala din. Wala pa. Ito, meron. January 10, 2008, Thursday ulit. Tulad nung kanina. So, naging kami ni Risa February 3? December 3. Naging kami December 3. Dahil nga nagkakilala kami sa dance contest. Alam mo yung magagalit girlfriend ko pag napanood niya. Sabi nga, naaalala po na naman si Risa. Hindi kasi siya yung pinaka, ano para sa akin. Siya lang talaga yung pinaka naging matagal kong karelasyon. Kasi iba, isang taon lang. 9 months, pero siya 1 year and 3 months, siya na yung pinakamatagal nun at siya yung parang nakakaintindi, pero nagkaroon kami ng hindi ko na dapat pala ikwento yun. So, hanapin natin yung si secret admirer. So yun, eto may na ano ako, parang napaka misteryo na itong babaeng to. Eto pala yung secret admirer ko, no? Hindi ko alam kung sino to eh. Sabi niya, JB, sorry kung nagsinungaling ako sa'yo, ha? Pero isa lang ang tanong ko sa'yo. Tanggap mo pa ba ako, ha? Alam kong nagalit ka sa'kin at nasaktan kita, kaya please sorry na. Hindi ko alam kung sino tong babae na to na nasaktan ko daw. Ah, nasaktan daw ako. Kasi nga, secret admirer eh. Ewan ko, bigla-bigla siya nagbibigay sa'kin ng sulat. Wala akong idea kung sino siya, diba? Ah, eto. Para masabi niyo hindi ako nagsisungaling. Ayan o. Your secret admirer. Dear Benedict. First of all, I would like to say hi and hello. How are you? I hope you're fine. Pwede ba mapag-friend sa'yo? Presensya ka na kung pangit akong magsulat, ha. Nakita mo na ako. Lagi nga kitang giningit yan eh. Pwede sa Monday na lang ako magpakilala sa'yo. Busy kasi ako ngayon eh. Sige, hanggang dito na lang ang letter ko. Ingat ka palagi. Mua. Secret admirer, may mua. So, pag-ina shit, ang pugi ko. Sobrang natatawa ako. Ayun. Wala masabi. Ah, ito si Clarissa. Mahilig ako sa Risa at may reason. First month, sarili lang namin, nag-iwalay kami. Ito na yung huling sulat niyang binigay sa akin. Wow. Tama na pagbabasa. Hanggang dito na lang tong video na to. Na sana nagustuhan yung katarantaduhan ko na naman.
payo ko lang sa inyo, yung mga naitabi nyo ng gamit nung high school kayo, ingatan nyo yan. Sobrang memorable sa buhay natin yan. Pag nagkapamilya tayo, pwede natin pakita sa mga anak natin yan. Pero yung mga letters ng mga ex natin, wag na yan. Yung mga gamit na lang, tulad ng mga wallet, cellphone, ID, laminate ng picture ng mga paborito mong cartoons, no? Dapat itago natin yan dahil sobrang ang daming pinagdaanan yan. May kwento yan. Kada gamit may kwento yan. Yun. So hanggang dito na lang tayo mga katol. Salamat sa panonood. Nasa, ewan ko kung ilang subscribers sa tayo dahil hindi ko naman na tinitignan. Yun. Salamat sa inyo mga katol. Peace, yo! Nakalimutan ko. Shoutout nga pala kay Harold Miyaka, Clifford, Angelica, tsaka sa grupo ng Dance for God na mga dancer ng taga-Kaintano. Shoutout sa inyo. Hanggang dito na lang. Peace, yo!